Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang maliit na barkong pandigman ng Pilipinas na BRP Conrado Yap ay ipinangalan sa isang opisyal ng Philippine Army na si Captain Conrado Dumlaw Yap na lumaban sa Korean War? Bahagi siya ng 1,367 ng mga sundalong Pilipino na bumuo sa 10th Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Forces to Korea. Isa ang batalyon na ito na kinabibilangan ni Conrado Yap sa 5 batalyon na ipinadala ng ating bansa. Itong si Kapitan Yap ay tubong Candelaria Hasambales. Nagtapos siya sa Philippine Military Academy Class of 1943. Itong si Kapitan Conrado Yap at si Lieutenant Jose Artiaga ay nakilala sa pamosong Battle of Yultong, kung saan ay hinarap ng maliit nilang puwersa ang malaking bilang ng mga communist soldier ng China na umaabot sa 40,000. Hinangaan ng katapangan ng mga Pilipino ng UN forces, kung saan ay nagawa nilang talunin ang malaking puwersa ng mga Chinese at napas lang ang 500 sundalo ng mga ito kontra sa 15 lamang sa panig ng mga Pilipino. Kaya nga lang sa kabila nito ay binawian ng buhay itong sina Kapitan Conrado Yap at Lieutenant Jose Artiaga dahil sa labanan. Dahil sa kanilang pinakitang kagitingan at katapangan ay nakatanggap kapwa ng parangal lang 2, Medal of Valor para kay Kapitan Conrado Yap at Distinguished Conduct Star naman kay Lieutenant Jose Artiaga. Kaya naman ng BRP Conrado Yap ay pinagkaloob sa atin ng South Korea. Ang BRP sa ngayon ay ang isa sa mga dekalidad na warship ng ating bansa. Meron itong automatic gun, mga cannon, isa rin itong anti-submarine torpedoes, meron din itong anti-ship at anti-craft missiles. Ang BRP Conrado Yap ay isa sa mga barkong pandigma ng ating bansa na ipinangalan sa mga magigiting na Pilipino at tanda rin ito ng katapangan ng mga tinatawag na Fighting Filipinos sa Korean War. Alam mo ba na ang 4 na orihinal na miyembro ng Smokey Mountain na local singing group sa ating bansa ay naging mga successful sa kani-kaniyang mga tinahak na mga karir matapos ang kanilang mga Smokey Mountain days? Ang Smokey Mountain ay binuo ng musical director, composer at national artist for music na si Maestro Ryan Kayabyab at ng executive producer na si Jude Berlin. Ang orihinal na miyembro nito ay sina Geneva Cruz, Jeffrey Hidalgo, James Coronel at Tony Lambino. 1990 nang ilabas nila ang una nilang album na Smokey Mountain, kung saan ay nag-hit dito ang awiting Kailan. Sa totoo lang, ang Smokey Mountain ay nakilala dahil sa pagkakaroon ng advokasya sa kanilang mga kanta na may mga temang socio-economic, environmental at cultural, kung saan nagtuturo at nagbibigay ng aral ang mga liriko nito, tulad ng Paraiso, Earth Song at Better World. At pinasikat din nila ang kantang The Coconut Nut, Candy's Bilab at marami pang iba. Bukod naman sa ating bansa ay nakilala rin sila international. At sa kasalukuyang panahon naman ay masasabi namang naging matagumpay naman ang mga orihinal nilang miyembro sa mga tinahak nilang karera. Itong si Geneva Cruz ay naging success sa kanyang music at acting career. Ito namang si Jeffrey Hidalgo ay nakapagtapos naman ng chemical engineering sa University of the Philippines, kung saan ay pumanglabing isa siya sa mga nakasabayan niyang kumuha ng board exams. At bukod dito ay nag-aral din siya ng filmmaking sa New York Film Academy. At ang ilan nga sa mga palabas sa Channel 7 ay siya ang nag-direct. Si Tony Lambino naman ay naging solo artist din at naging bahagi rin siya ng mga musical theater sa Cultural Center of the Philippines. Naging anchor din siya sa ABS-CBN at siya naman ay gumraduate ng cum laude sa Ateneo de Manila University at nag-master's degree pa sa Harvard University. Bukod dito ay nakapagtrabaho din siya sa World Bank, sa International Rice Research Institute at naging assistant secretary sa Philippine Department of Finance. At ito namang si James Coronel ay sinasabing nagmamay-ari naman ng mga call centers sa Amerika, sa India at Sri Lanka. Bukod sa 4 na original na lineup ng Smokey Mountain, ay naging member din sa 2nd at sa 3rd batch sina Char Santos, Jason Angangan,
Chidi Vergara at Anna Peggy. At ngayong pandemya naman, ang Smokey Mountain ay nagkakaroon ng ilang mga virtual reunion nang sa ganun ay makalikom sila ng pondo para sa mga nangangailangan. Alam mo ba na ang pinakamataas na bamboo statue sa buong mundo ay matatagpuan sa ating bansa? Ito ang St. Vincent Ferrer Statue, kung saan ito ay may taas na 20.23 meters o 164 feet and 9 inches. Ito ay matatagpuan sa Bayambang sa Pangasinan. Sa totoo ang record na ito ay pangalawang Guinness record na ng Bayambang, dahil dati rin silang humawak ng isang record noong 2014 sa longest barbecue. Ang pagkatayo ng dambuhalang estatwa ng St. Vincent Ferrer ay ideya ni Mayor Cesar Quiambao at ng asawa na itong si Mary Claire Feliz Quiambao o ang dating artista na si Nina Jose na mga deboto ng santo. Nagka-ideya itong si Nina Jose na makakita siya ng mga bamboo structure na itinatayo sa Myanmar online. At bukod naman sa alkalde at sa kanyang asawa, ay katuwang sa proyekto ang Kasama Kita sa Barangay Foundation at ang mga mamamayan ng Bayambang. Ang estatwa ay binubuo ng 22,626 bamboo panels, kung saan ay inabot ito ng isang taon at kalahati para matapos, at pinasinayaan naman ito noong April 5, 2019. Kasabay ang pagkakalagay nito sa Guinness Book of World Records at ang 400th founding anniversary ng St. Vincent Ferrer Parish. Alam mo ba na ang kauna-unahang kissing scene sa Philippine movie history ay ginawa ni Luis Tuason at ni Isabel Cooper sa pelikulang Ang Tatlong Hambog? Ito ay noong 1926. Ang pelikulang ito ay pinroduce ni Jose Nepomuceno sa panahon ng mga pelikula bago pa ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pelikula ay isang romantic comedy kung saan bumida nga rito si Isabel Rosario Cooper o mas kilala sa tawag na Dimples, at ang race car sportsman na si Luis Tuason. At alam nyo ba na dahil nga sa ito ang unang pelikula na nagpakita ng kissing scene o ng lips to lips sa pinilakang tabing, ay naging kontrobersyal ito. At ang bidang babae na gumanap dito na si Dimples Cooper ay naging kalaguyo ni General Douglas MacArthur. Hanggang sa ngayon naman ay nakatatak sa kasaysayan ng ating bansa ang nasabing kauna-unahang kissing scene sa pelikula. At may mga nagasabi pa nga na ito raw ang naging batayan ng mga expressive kissing scene sa paglipas ng panahon. Hanggang sa ang kissing scene na ito sa pelikula ay nasundan pa ng taong ding 1926 nang ang isa pang pelikula na may titulong Fate and Consequence ay nagkaroon din ng kissing scene, kung saan ito naman ay pinagbidahan ni Sofia Lota at Vicente Salumbides. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!